ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Napakaganda, napakasimple, pero bakit hindi maipamuhay ng makararaming tao? Kung nakakatakot ang kinabukasan, dapat sana nanakot si Jesus. Kung talagang nakakabahala ang darating pa, dapat magbigay siya ng babala. Pero baligtad, ang katuroan ni Jesus ay tungkol sa pagiging payapa, pananalig, at huwag maging mabalisa at mag-alala. Matthew 6:25, balik-balikan natin isa-isa. I tell you not to worry about your life. Don't worry about having something to eat, drink, or wear. Isn't life more than food or clothing? Kung kayo'y 5 taon na, mag-aalala pa kayo, 5 taon na nga kayo na buhay. 10 taon, 15, 30, 50, 60 taon, nag-aalala pa kayo na magutom, buhay nga kayo ng nakaraang 60 taon. Ang dami na nating dinaan ng mga bagyo, mga gyera, at kung ano-ano, buhay pa nga kayo. E lalo na kung 80, 90 na, ang haba-haba na ng panahon na napatunayan ng Diyos na inaalagaan kayo, doon pa kayo mag-aalala. Mag-aalala pa kayo kung ano-ano mangyari, mga dilubyo, ang haba na nga ng buhay eh. Kaya mas humahaba ang buhay ng tao, mas dapat hindi mas mapag-alala kasi napapatunayan na natin kung gaano katapat ang Diyos. Do not worry about your life, sabi ni Jesus. And technically, he was really saying, do not worry about your basic needs. Ang halimbawa niya ay inumin, pagkain, damit, basic needs, food, shelter, clothing, drink. Sabi niya, sapat ang pagpapala ng Ama para sa lahat ng tao. Kinukulang lang yung iba dahil siguro ay nasa maling lugar, wrong timing, o yung iba sobrang kumakamkam na uubusan na tuloy yung iba. Pero there is enough for everybody kung ang lahat ay mamumuhay lang ng ayon sa turo ng Diyos. At ang malalim na kahulugan ni Jesus dyan, life is much more than about basic needs. Hindi kayo nabubuhay lang para kumain, uminom, magdamit. Kayo'y kumakain, umiinom, nagdadamit para mabuhay ng lubos. Kaya napakaganda nung sinasabi natin sa Tagalog, mabuhay. Hindi lang ibig sabihin na huminga ka, kundi punuin mo ng kulay, ng saya, ng tugtog, ng ligaya, ng kahulugan, ng kabuluhan, ang iyong buhay. Live your life today and live tomorrow up to God. Iyon ang sabi ni Jesus. Ang atupagin mo ay yung mabuhay ka ngayong minutong ito, oras na ito. At kung gusto mong habaan, ngayong araw na ito. Pero yung bukas, nasa kamay pa yun ng Diyos. Wala pa yun sa kamay mo, huwag mong problemahin. At pagka hinati-hati natin ang mga suliranin, mga pangangailangan ng buhay into yearly, monthly, weekly, daily. Yung daily, yung ngayon, hindi naman kayo mag-aalala eh. Sigurado namang hindi kayo mamamatay sa gutom ngayon. Kung ngayong araw lang na ito ang inyong iisipin. Kahit nga hindi kayo kumain maghapon, hindi ka rin kayo mamamatay. Napatunayan na ng siyensya na kung ilang araw ka mabubuhay, basta umiinom ka lang ng ilang patak na tubig. So hindi ka pwedeng mamatay ngayon sa gutom. So huwag mong lalahanin nyo ngayon. Eh paano po yung next year? Ang layo pa nun eh. Sabi nga ni Jesus, ang problemahin mo lang yung today para ka sumaya. Ngayon gusto mo lumungkot. Isipin mo kung anong iluluto mo sa January 15, 2024. Meron ka bang magiging pangluto? May kalan? May tao ba? Meron bang ingredients? Bukas ba ang palengke? Gusto mong malungkot? Isipin mo yun. Pero kung iisipin mo lang yun today, sasaya ka naman eh. Kasi pwedeng-pwede ka pang mabuhay today. Matthew 6:26, look at the birds in the sky. Alam niyo yung birds, sa matandang kultura ng Israel, walang halaga.
Kaya yun ang ginawang example ni Jesus. Economically, wala silang halaga. Hindi sila pinapahalagahan. Look at the birds in the sky. They don't plant or harvest. They don't even store grains in barns. Yet your Father in heaven takes care of them. Aren't you worth more than birds? Sabi niya, yung mga walang kakwenta-kwenta ang mga ibon, yung walang kakwenta-kwenta, pananaw ng mga tao nung araw, hindi yun pananaw ng Diyos. Wala pa nung araw na bird-watching society, save the birds movement, walang ganun. Sa kanila yung ibon, binabato-bato mo lang yan. Ginaganon-ganon mo lang. So sabi niya, yung mga ibon nga na walang kakwenta-kwenta, sa tingin ninyo, pinapakain ng ama, nagtatanim ba sila, nag-harvest? Wala silang ganun. Pero buhay sila. Kayo pa na marunong magtanim, hindi ba kayo mas mahalaga sa Diyos kaysa mga ibon-ibon? Yan ang sinasabi ni Jesus. Hindi ibig sabihin walang halaga mga ibon sa Diyos. Ine-emphasize lang ng Panginoon na napakahalaga nyo para kayo pabayaan ng Diyos. Bakit kayo nag-aalala? God takes care of the needs of even just birds. Therefore, it's an assurance that God will take care of you. Matthew 6:27, can worry make you live longer? Napapahaba ba ng pag-aalala ang buhay? Baligtad nga eh, napapaiksi. Sa pag-aalala mo, nawawala ang iyong joy, bumababa ang iyong saya, bumababa ang iyong pangontra sa mga mikrobyo, ang iyong resistensya. At mahaba man ang araw, mahaba man ang buhay, pero kung pinunong mo ng pag-alala, mabuti pa iksian na lang. Kasi humahaba lang yung pagdurusa, kaya nagmumukha tuloy maiksi ang buhay pag pinupuno ng pag-alala. Worry, according to Jesus, can't make you live longer. Quantitatively, it cannot make you live longer. Qualitatively, worry can't add to the quality and quantity of your life. Walang idadagdag na haba in terms of number of years at walang idadagdag na taas o lalim o lawak in terms of enjoyment kahit ka nag-aalala. So, wala ka talagang benefit sa pag-aalala. Walang pakinabang ang pag-iisip, ang takot at pag-aalala. Matthew 6:28-30, why worry about clothes? Look how the wildflowers grow. O eto na naman ang walang kakwenta-kwenta sa kanila nung araw. Mga damong parang, mga non-agricultural plants. Yung tumutubo lang, nandun lang, hindi tinatanim, at sa tingin nila hindi pinapakinabangan. They don't work hard to make clothes. But I tell you that Solomon, with all his wealth, wasn't as well-clothed as one of them. God gives us beauty to everything that grows in the fields, even though it is here today and thrown into a fire tomorrow. He will surely do even more for you. Why do you have such little faith? Sabi ng mga damo, buhay lang sasandali. Pagkatapos, pinuputol, ginagatong, sinisigan lang. Pero si Solomon, sa kanyang kayamanan, hindi nakapagbihis tulad ng ganitong mga bulaklak sa gaganda. Kayo pa, higit naman kayo kaysa sa damo. Ang ganda ng mga example ni Jesus. Madalas, iniisip-isip ko at inaasam-asam na magkaroon ng mga version ng Bible na modern na, makabago na yung mga application. Kasi bihira na ngayon sa mga kabataan yung makakaintindi ng mga damong iginagatong sa kalan. Mami, ano yon? Iginagatong. Mami, ganun. Kasi hindi tayo nagagagatong sa kalan. So, ano kaya mga example nun? Diba? Para lang kayong mga ano disposable cellphone batteries. Ganyan na kaya ang mga katumbas dyan ngayon para maintindihan. Pero napakaganda na example, lalo kung naiintindihan mo yung konteksto, pinagbubunutan, pinaghuhugutan ng mga halimbawa. God beautifies even just grass. God will do more for you. Sabi ni Jesus, worry means little faith. Ang pag-alala ay nangangahulugan ng
kapraso, maliit, mababaw na pananalig. Pananalig sa Diyos na siya na mismo ang nagsasabi na don't worry. Sana sabi ng Diyos, worry. Sabi ni Jesus, worry. Hindi mag-worry ka. Ikabaligtaran nga ang sinasabi. Bakit tayo nagpipilit mag-alala? Hindi na daya tayo ng ating sariling guni-guni. And more faith translates into less worry. Pananalig. Hindi lang pananalig sa doktrina, pananalig sa mga katuruan, hindi. Pananalig sa Diyos mismo na siya nga nagsasabing huwag ka mag-alala. Kaya pag nag-aalala ka na, sabi mo, si Jesus nga sabi, huwag ako mag-alala. Bakit ako mag-aalala? I will believe in Jesus. I will believe more in Jesus. So I will worry less. Matthew 6:31-33. Don't worry and ask yourselves, will we have anything to eat? Will we have anything to drink? Will we have any clothes to wear? Only people who do not know God are always worrying about such things. Your Father in heaven knows that you need all this. But more than anything else, put God's work first and do what He wants. Then the other things will be yours as well. Sabi ni Jesus, yung pag-aalala, yan ay gawain ng mga walang pananalig sa Diyos. Ngayon, wala kayong magawa, ha? Imbes mag-alala, ang atupagin ninyo ito, unahin ninyo ang paglilingkod sa Diyos, unahin ninyo ang paggawa ng gawain ng Diyos. At pag ginawa nyo yun, lahat ng mga pinag-iisip nyo na yan, idadagdag ng Diyos sa inyong buhay. So ang mahalaga daw is to do God's work. And God's work is not always religious work. Ano ba ang God's work? Madapat na pag-isipan yan. So how to not worry or how to minimize worry about tomorrow? Know God. Know God more. Do not labor to know beyond what God wants you to know. Katulad ng future. Lagi may nagtatanong kay Jesus, kailan po ba ang inyong pagbabalik? Kailan ba ang katapusan ng daigdig? Blah, blah, blah. Sabi ni Jesus, hindi yan para sa akin ang sabihin at hindi ko nga yan alam. Mga anghel sa langit, hindi rin yan alam. Ama lang ang may alam. At kung hindi ko alam, hindi alam ng mga anghel, hindi nyo alam, bakit nyo pinipilit alamin? Kung mahalagang malaman, ipapaalam. Kaya hindi ipinapaalam kasi hindi mahalagang malaman yan ngayon. Nakita nyo yun? Ang sinasabi ni Jesus, unahin nyo ang gawain ng Panginoon sa inyong buhay at huwag nyo atupaging malaman yung mga malayo pa. Hindi yan para sa inyo. Hindi yan para nyo pag-isipan. Hindi yan para laging ikatakot. Alalahanin, kailan ba magwawakas ang mundo, magugulaw ang daigdig, kailan ba kayo muling babalik. Sabi niya, not the angels, not even the Son knows, only the Father knows. And if it's only the Father, ikaw ba ang Ama? Hindi po. Ba't mo inaalam? Pati ka manahimik, ang atupagin mo yung buhay mo ngayon. Nilinis mo ba ang bahay niyo ngayon? Nakipagkaibigan ka ba sa mga kaaway mo? Nakipagkasundo ka ba sa membro na yung pamilya? Naglilingkod ka ba sa kapwa? Yan ang atupagin mo. Huwag yung gunaw ng mundo. Problema yun ng Diyos. In fact, baka nga ang pagkakaunawa ng marami sa gunaw ng mundo, iba naman sa tinutukoy ng Diyos. Baka lihes, kaya nakakatakot isipin. Kasi dapat hindi nakakatakot ang lahat ng plano ng Diyos. Kasi kung plano ng Diyos, maganda yun. Pero bakit ka natatakot kung plano yun ng Diyos? Malamang na mali ang pagkakaintindi ng marami tungkol sa end of the world. Hindi kasi dapat nakakatakot yun, dapat nakaka-excite. Bakit nakaka-excite? Because it's God's project. Pero panakot yan, syempre. Pinakamalaking panakot ng relihiyon yung mga impyerno, yung mga end of the world kasi napakadaling kontrolin ng mga taong takot. Pero si Jesus hindi nananakot. Sabi niya, huwag niyo isipin niya mga yan.
Kung mahalaga talagang malaman, dapat ipinapaisip sa atin. So take it from Jesus. Sabi niya, huwag niyong isipin. May alam siya na hindi natin alam. At ang alam niya, hindi yun dapat katakutan at ipag-alala. Think about that. Alam ni Jesus ang kinabukasan. Dapat puro warning ang binigay niya at puro pananakot. Hindi. Sabi niya, have peace. Manahimik kayo. Don't worry about it. Alam ng Diyos ang pangangailangan niyo. Alam ng Ama, pangangailangan niyo rito at sa kabilang buhay. Sabi niya, in my Father's house are many rooms. I'm going there and prepare a place for you. So dapat mo ang asamin na mawasak na at magunaw ang mundo para malipat ka na dun sa room na yon. Bakit puro takot? Ano man ang ibig sabihin ng gunaw na yon, malamang hindi yun yung nakikita nyo lagi sa pelikula na ginagawa ng Hollywood. Alam nyo naman ang Hollywood, kumikita ba sa nakakatakot? Pati mga pateng, di ba? Matatalino, naglalakad pa sa lupa para kainin ka habang nasa bahay mo. Pag nagpapaniwala ka dyan sa Hollywood, lagi may mga alien na darating at ililigtas ka ni Superman. At ang buong mundo ay walang iba kundi New York City. Nakita nyo na ba ang baliwag Bulacan? Sa End of the World, ang mga pelikula galing dyan sa Hollywood. Nakita nyo ba ang Baknotan, La Union? Nakita nyo ba ang Matnog, Sorsogon? No, it's always Los Angeles or New York. Eh, pinaglololoko tayo niyang Hollywood. Kaya puro End of the World, puro alien invasion. Tapos panood ka ng panood. Dapat si Jesus ang pakinggan mo, hindi Hollywood. At si Jesus ang pakinggan mo, hindi lang ang mga simbahan, ang mga relihiyon na laging tumutubo at tumatabo ng pera pag nananakot sa mga tao. Ang sinasabi ni Jesus, manahimik ka nga, huwag mong isipin yan. Alam yan ang Diyos. At pag hindi ipinapaisip ni Jesus, ibig sabihin, hindi dapat isipin. So do, prioritize, maximize God's work around you and in you. At yan ang binabanggit ko kanina, hindi lahat ng God's work, religious work. Do what God wants. Obey God. Maging mabuti ka sa kapwa, yan ang gusto ng Diyos. At maging mabuti ka rin sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, love others as you love yourself. Hindi niya ipinagbabawal na mahalin mo yung sarili. Huwag lang yung sarili mo lang ang minahal mo, tapos yung iba hindi na. Mahalin mong iba, mahalin mo rin sarili mo. Yan ang God's work. Turuan kang manahimik, turuan kang magbigay sa kapwa. At sinasabi ni Jesus, yung mga dumalaw sa mga preso, yung mga nagpakain sa mga gutom, dumalaw sa mga mahihirap, nagbigay ng damit sa mga giniginaw, yan ang makakarating sa kaharian ng Diyos. Wala naman sinabing religious membership. Yung mababait sa kapwa, yun ang gumagawa ng gawain ng Diyos. Hindi lahat ng gawain ng Diyos ay religious. Marami pang ang religious work na hindi gawain ng Diyos. Tulad ng maghusga, magtiwalag ng kapwa, magtakwil, magjudge, to feel self-righteous, hindi gawain niya ng Diyos, pero gawain niya ng religion. Dapat mag-mature na ang mga mananampalataya. Mapili nyo na sa isip nyo at mapaghiwalay kung ano ang gawain ng Diyos at kung ano ang religious work lamang na hindi naman pala gawain ng Diyos. At pagka naintindihan mo kung ibig sabihin ng gawain ng Panginoon, yung katuruan ni Jesus na magtiwala ka, magmahal ka sa kapwa, ipagtiwala mo ang future sa Diyos, 90% ng mga takot na yun mawawala eh. Kaya lang naman nagbabait-baitan yung iba sa takot sa impyerno, sa takot na mapalo, maparusahan. Kaya kahit ang bait-bait mo, kunwari, guilty ka pa rin dahil alam mo namang hindi totoo ang marami doon. Pero pag naintindihan mo yung walang hanggang pagpapatawad ng Diyos, walang patakarang pagtanggap, pag-ibig, doon ka mapapanatag. Kasi una, matatanggap mo ang iyong sarili at malalaman mong tinatanggap ka ng Diyos kahit kulang-kulang at giba-giba ka. At matutunan mo rin tanggapin ang kapwa. Doon pa lang magkakaroon ng kapayapaan. Habang ang umiiral sa atin ay pagtakwil sa kapwa at pagtakwil sa sarili at pagkukunwari at pagbabalat kayo at pagpipretend na hindi naman talaga tayo yon pero yun ang pinapamukha natin sa tao, walang kapayapaan doon. Kaya matatahimik ka lang pag tinanggap mong ano man ako, ganito lang man ako, mahal ako ng Diyos, pinapatawad, nililinis,
At ganun din ang gagawin ko sa kapwa ko. Papatawarin ko rin at kung matutulungan ko siyang mag-self-cleansing without me being judgmental and oppressive, I will do it. I will clothe the naked. I will feed the hungry. I will be good to the people around me. I will take care of the planet. Yun ang unang utos kila Eva at Adan. Manage the garden. Eh, yun ang kingdom of God. Hindi yun nadadaan sa mga religious ritual. Kasi ang dami mga religyoso nga, gulong-gulong niyang isip. Para rin may nakatirang impacto sa loob ng utak kahit simba na simba. Kasi hindi naiintindihan ang ibig sabihin ng kingdom of God. That the kingdom of God is not a congregation, it's not a religion, that the kingdom of God is not a place beyond the clouds, but the kingdom of God is a mindset. It's the way you think. It's how God rules your life every day. Kung paano ka tinatablan ng pag-ibig ng Diyos na lumalampas at umaapaw na naiibig mo rin ang iyong kapwa, is the kingdom of God. Yung pagtitiwala sa Diyos sa mga bagay na hindi mo naman kayang kontrolin, is the kingdom of God. Yung pananalig sa mga bagay na hindi mo maunawa at hindi mo masolve, is the kingdom of God. At yung pag-unawa sa kapwa, hindi lang pang-ibabaw, kundi malalim, na unawa mo, natatanggap mo, is the kingdom of God. That is the kingdom of God na itinuro ni Jesus. Hindi religious formula, hindi religious ritual, but a state of mind. That's why your body is the temple of the Holy Spirit. And that part of the body is really the brain. Na pag doon nakatira si Jesus, pagka ang mga katuroan ni Jesus ang siyang umiiral sa paraan natin pag-iisip, sabi ni Jesus, the kingdom has come upon you. So do prioritize, maximize God's work. Very important to do, to prioritize, to maximize God's work around you and in you. Obey God, and the result will be you will have all you need. You will have all that you worry about, plus, 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 and more. Or, even if you didn't get everything you wanted, because there's a change in your heart, a change in your thinking, you will need less. Sino bang mayaman? Yung maraming need at maraming kayamanan pero kulang pa rin, o yung konti lang ang need so madaling sumaya? Yung pagyaman ay hindi nakukuha sa pagdami ng ari-arian. Ang pagyaman talaga ay nakukuha sa pag-unti at pag-unti ng pangangailangan. When you need less, you are rich. But even if you had a lot of money but you need so much, you're always poor. You will always be miserable. Wealth is not how much you have. Wealth is how much you don't need. And in that case, maraming pwedeng yumaman kahit walang pera. At maraming pwedeng manatiling dukha kahit mapera. Ang katuruan ni Jesus, pagpapalit ng pag-iisip, hindi pagsunod sa mga ritual, hindi mga gawain na panlabas, it's a change of mind. Kaya sabi sa Romans 12, be changed by the renewing of your mind. And room for improvement inside the mind is the biggest room in the world. Hindi mo mapabago yung mga nangyayari sa labas, pero oras na binago mo ang takbo ng iyong isip, lahat may iba. At doon mo matatagpuan ang kingdom of God, not in membership in any religion, but in a change of attitude. When you begin to let Jesus rule your mind, your thought, your values, and the teachings of Jesus will inform your every practical activity, sabi ni Jesus, indeed, the kingdom has come upon you. Kaya si Zacchaeus, nasakim, nagnanakaw sa mga tao, nung nakilala niya si Jesus, sabi niya, ibabalik ko sa lahat ng mga dinaya ko yung mga kinuha ko sa kanila, bibigyan ko pa ng interes, kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko pa sa mahihirap. Sabi ni Jesus, indeed, salvation has come to this house. At hindi siya gumawa ng religious formula, hindi siya nagmembro ng kaanumang sekta, nagbago ang kanyang pananaw. Naligtas siya sa impyerno ng kasakiman niya.
naligtas siya sa impyerno ng takot na mawala ng pera, na nagiging masama na tuloy siya sa kanyang kapwa. Naligtas siya sa kanyang mga sariling kadiliman dahil siya ay napagliwanagan ng katuruan ni Jesus. Yun ang kaligtasan. Hindi mag-member ka sa amin, ligtas ka na. Ba't ganun pa rin ang ugali? Walang naiiba. Nakakapagligtas pa talaga yung membership. Ano ba kaligtasan? Kaligtasan din yan mula sa mga sarili mong kasakiman. Mga ama, pansariling kagustuhan, mga pansariling takot, nervyos, mga pansariling inggit, pag-iimbot, selos. Dapat doon tayo maligtas. Yun ang impyerno sa buhay na ito. Not to discount the other form of hell being taught in Scripture. But the most immediate hell that people must contend with and must purge out of their lives is the hell of daily living, which comes from evil thinking, which comes from misguided values. No amount of religion will give you that salvation. It's only a change of mind. And that change of mind happens when you really accept Jesus into your heart, which really means into your mind. And what does it mean to accept Jesus? Yung ba yung Lord, tinatanggap po kita? Pwede yon. Pero kung wala nung tunay na pagkaunawa ng teaching ni Jesus at sinasabi mong, yung teaching nyo ang gagawin kong pamantayan sa buhay ko, papalitan ko yung pananaw ko dahil ito yung pananaw nyo, yun ang tunay na pagtanggap kay Jesus. Hindi lang pumikit po tayong lahat. At sumunod sa akin, Jesus, tinatanggap kita sa aking puso. Pwede man naman gawin yun. At pwede talaga makapagligtas yun kung naiintindihan mo ibig sabihin at kung tatablan ka. Pero kahit ilang beses mong tanggapin ang tanggapin, kung may nagpapatas ng kamay, may kasama pang tumbling, pag hindi ka nagbago ng pag-iisip, wala ka nung ganong kaligtasan. Huwag tayong malibang, parang inaawit na ka ng ibong Adarna, nalilibang tayo na, ay, ligtas na ako. Kasi no April 3, tinanggap ko. Ano ibig sabihin na tinanggap? Wala namang nagbago sa pananaw mo. Lagi ka pa rin takot, lagi ka pa rin galit, lagi ka pa rin judgmental. Anong tinanggap mo? Nasaan? Dapat reviewin. Ang tunay na tinatanggap, yung paraan ng pag-iisip ni Jesus, na kung ganun ka na rin mag-isip, the kingdom has come upon you. Because the kingdom of God is not there, it's not here. Sabi nga ni Jesus, the kingdom of God is not there. Huwag niyo sabihin, susunod kayo pag may sabing, ayun, ang tagapagligtas, nasa labas, nasa gubat, nandito, nandun. Huwag kayong sumunod. Sabi niya, the kingdom of God is not here nor there. The kingdom of God is within you. Sa pag-iisip. Pag naghari na si Jesus sa pag-iisip mo, to the point na yung isip mo ang nagiging boss para gawin ng iyong paa, ng iyong kamay, ang mga sinasabi ng boss mo na isip, Lord muna si Jesus. Pero yung mga Lord, Jesus is my Lord, Jesus is my Lord, pagkatapos sinasabi niya, have peace, hindi ka peaceful, sinong Lord nun? Hindi siya. True spirituality happens when people change the way they think. Let God change the way you think. Kasi kahit bihisan mo ang sarili mo ng mga religious clothes, dali mo ang mga pinakamalalaking bersya ng Bible, pag ganun pa rin ang pag-iisip mo, matatakotin, mapagduda, mainggitin, sakim, hindi ka pinagaharian ng Diyos. Do not be deceived. A change of heart. At sabi ni Jesus sa Matthew 6:34, don't worry about tomorrow. It will take care of itself. You have enough to worry about today. Kung nakakatakot ang end of the world, sabi sa ganun niya, sinabi sa tapat ni Jesus, araw-araw isipin niyo yan. Matakot kayo. Mag-alala kayo. Dapat yun. E sabi niya, don't worry about tomorrow. May alam si Jesus na hindi natin alam. At ano yon? Na hindi nakakatakot ang bukas. Kasi kung nakakatakot, edi dapat tinakot tayo. Yung huwag nyo isipin yun. Ang isipin nyo yung ngayon. Yung bukas, nasa kamay yun ng Diyos. At lagi nga natin sinasabi, you don't know what the future holds,
But you know who holds the future? God holds the future. At hindi ka damo, hindi ka ibon, tao ka, nanilika ng Diyos, mahal ka, so hindi mo dapat alalahanin yun. Ang isipin mo ngayon, paano ka magiging mapagmahal? Paano mo tatanggapin ang pagmamahal ng iba? Paano ka magiging mabuti sa kapwa? Paano mo pagagandahin ang buhay sa paligid? Paano mo patatahimikin ang iyong loob? Then, the kingdom of God is already in you kahit nandiyan ka pa sa katawan na yan. So, focus on, attend to present needs and projects. Like, plant today. Kung takot ka na rin lang tungkol sa future, edi magtanim ka ngayon para sa future, anihin mo yung gusto mo. Plant today, and you should have planted yesterday what you want to harvest tomorrow. Channel your energies into planting today what you want to harvest tomorrow so you will have less to fear about tomorrow. Gumawa ka ng mabuti ngayon sa kapwa para bukas may anihin kang kabutihan mula sa kanya o sa ibang tao man. Magtanim ka ng kamote ngayon para bukas may dukutin ka sa lupa na kamote. Mag-aral ka ngayon para bukas may alam ka. Mamuhunan ka ngayon para bukas meron kang tubo. Kung gusto mo talagang tingnan yung today, magtanim ka. Yun ang atupagin mo. Huwag matakot tungkol tomorrow. Proverbs 14:14, you harvest what you plant, whether good or bad. So plan today what you want to harvest tomorrow. Work. Save. Invest. And allow others to do this. Kung meron naman kayong napipitas-pitas na prutas mula sa kapwa, o kung nyo namang araw-arawin, hayaan nyo naman siyang may mga bunga din na tumanda, maging magulang para maitanim din niya at magkaroon siya ng ibang itatanim kinabukasan. Payagan niyo naman yung kapwa na medyo makaipon-ipon. Huwag niyo laging talbusan. Hayaan natin yung ibang kapwa natin na makapag-invest naman. At sabi nga, seek first His kingdom and His righteousness and all this will be added to you. Which really means do God's work. And as we have said, it's not only religious or sectarian work. God's work is to do good to others and to yourself, with or without a religious label. Sa palagay niyo ba ang Diyos may relihiyon? Member kaya ang Diyos ng anumang relihiyon? No, God is bigger, above, beyond any religion. Eh kaya lang, pinag-aagaw-agawan, inaangkin ang mga relihiyon ng Diyos sa kanila lang. Naniniwala kayo na pwede magkasya ang Diyos sa iisang relihiyon lamang? Laki-laki niya. Kayang ilagay ng mga relihiyon sa kanila mga doktrina ang buong kaluwalhatian ng Diyos? Maniniwala ba kayo dun? Ang laki ng Diyos. Palakihin natin ating utak. Huwag tayong pakulong sa mga sectarian and denominational walls. Branding lang kasi ang ginagawa ng mga religion, inaangkin nila yung Diyos para sila lang ang pwede mapuntahan, sa kanila ka lang mag-donate. Dapat tapos na yung mga ganong mga kadiliman ng pag-iisip. Palayain nyo ang Diyos sa mga pinagkulungan sa kanya mga imahen ng mga religion. Ganito ang Diyos, ganito ang Diyos, ganito ang Diyos. Ano yung mga relihiyon? Gumawa ng mga imahen tungkol sa Diyos at hindi lang physical imahen, mental images also. That to the point that we now limit God according to how the religions of the past had declared God to be. Magkaroon kayo ng personal searches, personal na kaliwanagan na nagmumula sa pagmumuni-muni, pagbubulay-bulay, pag-isip-isip, hindi lang yung isinusubo sa atin ng mga religious teachers. Bawat tao may relasyon sa Diyos, dapat mo yung saliksikin. Hindi ka lang pakulong sa mga imahen at drawing na ginawa ng religion tungkol sa Diyos. Kasi marami doon, hindi totoo. Pag naniwala ka sa mga drawing at imahe na ginawa ng religion tungkol sa Diyos, para ang Diyos ang sungit-sungit, ang kunat-kunat, ang hirap-hirap kausap. Yung mga pinalabas nila, laging transactional yung relationship, laging dapat mo suhulan ng Diyos, magsakripisyo ka para matuwa ang Diyos. Ganun kaya yung Diyos, natutuwa at yung nagsasakripisyo ka? Tayo nga mga magulang, makasalanan, hindi mo tayo natutuwa ang nasasaktan ng anak natin.
Diyos pa sa langit ang matuwa na nasasaktan ka? Dapat nating suriin. Kasi ikinulong ng libong taon ng mga marareligyon ang Diyos sa mga imahen, sa mga mold na nilikha nila. Some of those molds could be truthful, some partially true, but some outrightly wrong. Kaya si Jesus ipinadala ng Ama para ituloy ng mga baluktot na turo tungkol sa Ama para itama ang mga mali, iwanagan ang mga madilim at pabaitin ang Diyos na pinalupit ng religion. Ginagamit ng mga malulupit ng mga religious leaders, nagtatago sila sa likod ng Diyos. Yung kalupitan nila, sinasabi nilang kalupitan ng Diyos para sila pakinggan. Mabait ang Diyos. Mabuti. At yun ang Diyos na pinakilala ni Jesus. Kaya dapat salain ang lahat sa pamamagitan ng katuruan ni Jesus. Kasi kung lahat naman pwede, eh ba't pa siya dumating? Salaan nga siya ngayon. Lahat ng hindi papasa sa salaan na ito, ilagay na sa history. Sabi ni Jesus, I came that you might have life. Ibig sabihin, walang life yung mga tao. And have it abundantly. Ibig sabihin, kundi lang ang tunay na buhay nila. Sabi niya, I am the door, I am the way, I am the truth. Ibig sabihin, lahat ng iba, hindi sila yung door, hindi sila yung way, hindi sila yung truth. Sabi niya, you cannot come to the Father except through me. Anong ibig sabihin? Hindi mo mararanasan ang paghahari ng Diyos sa iyong isip. Liban na lang mag-isip ka tulad ng pag-iisip ko. Liban na lamang na mag-isip ka tulad ng itinuturo ko sa iyong pag-iisip. Ako ang daan patungo sa Ama. Pag nag-isip ka tulad ng pag-iisip ko, pag itinuro-turo ko sa iyo, sinunod mo, mararanasan mo ang paghahari ng Ama sa iyong buhay ngayon and in the future, you will have the kingdom of God. Yung iba naman, inangkin nila yon. I am the door, I am the way. No one comes to the Father except through me. Bigla na ngayong religion namin yan. Religion namin ang door. Religion namin ang way. Religion namin ang tanging paraan sa Jesus. Pag hindi ka naging member namin, hindi ka pupunta sa Ama. Maniniwala kayo sa ganung pantasya? Nalilimitahan ng Diyos ang daan patungo sa Kanya sa isang religion lang. O, pag hindi kayo dumaan sa religion na yun, hindi kayo makakarating sa akin, sorry na lang kayo. Sa palagay niyo may ganun? Ano ba yung kingdom of God? Lugar na pupuntahan mo, may tunay na pinto, pagka hindi binuksan nung may hawak ng susi, hindi ka makakapasok. Literal ba yun? O, ang kingdom of God is the way you think, the way you feel, the way you look at life. And in the next life is another kingdom. At hindi yun ang business natin ngayon. Ang business natin ngayon is to have the kingdom of God in our hearts today. And the way to that kingdom is Jesus. That way is a way of thinking, a way of value system. Mores, the way you live your life, then you will experience heaven on earth. Kaya sabi ni Jesus, give us this day our daily bread. Thy kingdom come. Hindi naman niya sinabi na, sabi ng mga disciples, teach us how to pray. Hindi naman sinabi ng prayer ni Jesus na, bring us to your kingdom beyond the clouds. Ang sabi ni Jesus, thy kingdom come. Thy will in heaven be done on earth. Ibig sabihin, ang kingdom of God na ibababa patungo sa lupa. And more importantly, na ilalagay sa loob ng isip. Habang ang itinuturo ng iba, ipumunta ka sa langit, ang sabi ni Jesus, idalangin nyo sa Ama na ibaba ang langit sa inyo. Maranasan nyo ang langit sa lupa. At yon ay yung langit between your two ears, your mind, the way you think. Kaya yung mga ibang tao, di ba? Laging natatakot, nag-aalala. Tapos yung kapatid niya, asawa niya, tulog na tulog. Magkaiba kasi sila mag-isip. Kaya iba mayroong peace. Yung iba walang peace. It's really between your two ears. Because our brain is the biggest space ever. Ang mata nga natin, ang liliit eh, pero nakakarating hanggang mga bituin, hanggang mga buwan, hanggang araw. Lalo na yung buong utak natin, ang laki nun. At pag doon mo itinira ang Diyos, tulad sa turo ni Jesus, you will experience heaven on earth. Thy kingdom come, thy will be done in my life as you would like it done in heaven. Yan ang Lord's Prayer. Palitan ang pag-iisip. Ipalit ang katuruan ni Jesus. Let your body and mind be God's kingdom. Let God's way inform, shape, and flavor your daily life. And in all this, rely on God. Sa pag-alala, natural lang.
Natural lang na dumaan-daan yung pag-aalala, pero hindi natural na alagaan mo, patirahin sa buhay mo. Sabi ni Martin Luther, "You cannot stop birds from flying over your heads, but you can stop them from nesting in your hair." Di mo mapipigil ang mga ibon na lumipad-lipad sa ibabaw ng ulo mo, pero pwede mo silang pigilan na magpugad sa buhok mo. So pag may dumadating na alalahanin, normal lang, pero huwag mong patagalin, itaboy mo agad. Tumatagal yan kasi hospitable ka. You're a good host. Pero pag itinaboy mo yan, hindi yan pwede magtagal. Resist the devil and he will flee from you. Laging iniisip natin yung devil, yung may sungay, may pakpak na itim, may dalang malaking tinidor, kahit wala namang ganun kalaking hotdog. Laging nalilisik ang mata, may mga kaliskis. That very devil could be the way you think. Sabi niya, resist the devil. Resist that negative thinking. Resist that fear. Resist that worry. Resist the devil and he will flee from you. Sa isip natin nagmumula ang lahat ng yan, mga tukso, mga ganyang bagay. Tayo nag-iisip yan. Kaya, ang pinakamagaling malupig ay ang lupigin mo ang iyong negative thinking. The biggest challenge is not to win a war against the world, but to win a war against your own negative, fearful, worrisome thinking. At pag nangyari yon, tatahimik ang buhay. Nasa isang bangka, si Jesus at ang kanyang mga disciples, may bagyo, sinisiklot-siklot ng alon ang kanilang sasakyan at pinapasok na ng tubig ang kanilang bangka. Group 1, worried na worried, takot na takot, mga disciples. Group 2, mag-isa si Jesus, tulog. The same situation around, pero magkaiba ang laman ng isip nila, kaya magkaiba yung lifestyle nila at that very moment. At sabi ni Jesus nung ginising siya, ano ba kayo? Yan lang eh, ginigising-gising niyo ako. Tumahimik yung tubig at dagat. Pero kailangan pa bang ipakita ni Jesus yung gano'n para tumahimik yung tubig at dagat? Kung tahimik si Jesus ang tatutulog, edi gayahin mo. Kasi kung nakakatakot ang sitwasyon, dapat nag-worry na siya eh. Hindi kasi natin ginagaya si Jesus kung sino-sino ang ginagaya natin. Katulad din sa pagtingin sa mga tao, akala natin, iniisip natin makasalanan, masama, bla bla bla. Hindi naman si Jesus ang ginagaya natin eh. Kasi kung si Jesus, magpapatawad, magmamahal, tatanggap. Iba ang ginagaya natin. Kaya may impyerno tayo sa buhay. Dala-dala natin dito. This should be the kingdom of God, not the kingdom of the devil. Salain ng mga iniisip, itaboy ang mga ayaw ni Jesus. Kaya napakahalaga, kilalanin pa. Alamin pa ang katuruan ni Jesus. Maraming Kristiyano, hindi si Jesus ang kilala. Kung sino-sinong karakter sa Bible ang sinusunod, hindi si Jesus. Kaya wala pa rin pagbabago sa buhay. Only Jesus lived the perfect life. Only Jesus is the true Son of God. Only Jesus is our Savior. So, apply Jesusness in everything. Filter every teaching through the teaching of Jesus and you will have peace. You will have the kingdom of God. Ama namin. Palawakin yung isip namin. Itaboy nyo yung mga dilim. Papagliwanagan nyo po ang aming isip nang maunawa at maipamuhay namin kung anong ibig sabihin ng manalig kay Jesus, tanggapin si Jesus sa aming buhay. Lead us. Teach us. Pagbulay-bulayan natin ito sumandali, mga kapatid. At yung mga mahiling mag-alala, lalo na ang mga napakahiling mag-alala, tabla naman tayo ng salita ng Diyos. Tablan tayo ng mga katuruan ni Jesus. Siya ang iluklok sa trono ng ating isip. Think about these things. Pray to the Father that the peace of Jesus will rule in your lives as His thinking becomes your way of thinking.